Ang pagkakaroon ng inspirasyon ay mahalaga sa ating buhay. Sa bawat pagsubok at hamon na ating kinakaharap sa araw-araw, kailangan natin ng lakas ng loob at positibong pananaw upang malampasan ang mga ito. Kaya, always look at the brighter side of everything. Magpasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki. At higit sa lahat, magdasal sa itaas na siyang nagbibigay kabuluhan sa ating buhay. Ang sarap magmotor. Ang sarap mabuhay. Hi guys! Welcome to another Moto Feature dito lang sa Inday Rider. So ngayon guys, excited din ako i-share to you sa inyo itong bike na to. It's because this is the Honda CB150X Adventure. Alam niyo naman si Inday Rider, mahilig sa mga adventure bike, kaya mapalaking adventure bike hanggang sa pinakamaliit adventure bike na makikita natin, i-feature natin yan. Nakita niyo naman itong Honda CB150X, sobrang pogi ng itsura. Mukhang intimidating tingnan, looks can be deceiving, malaki kasi tingnan, pero actually magaang naman siyang gamitin. So sa kanyang engine, this is 147cc displacement. So, isa na ata to sa mga pinaka mababang displacement na nakita kong adventure bike. Susunod na dyan, malamang yung dirt bike na. Anyway, this is for a commuter and road use na adventure bike. It is a dual overhead cam and liquid cooled din siya. At the same time, it has a 4-stroke, 4-valve ang engine. Ang maganda lang dito din sa ating CB150X, ito yung masasabi mong baby ni CB500X. Yun itsura ni CB500X, medyo kahuig na kahuig din ito. Kasi may duck peak tayo sa harap na makikita yung laki niya dito sa gilid, halos magkakapareha sila. Kumbaga kung pagtatabi mo silang dalawa, ito yung parang kanyang anak, Junakis, kumbaga. Anyway, 6-speed din tong adventure bike na ito, and this is mainly used actually for road use. Kaya pa rin niya kukunyari konting off-road kasi maganda rin ang kanyang suspension. So sa ating front tires naman, ating front tire, ang size niya is 100 by 80 by 17. So more or less, pares lang tong harap mo tsaka likod na gulong. This is by Road Winner. Ang tatak ng kanyang gulong, tubeless na siya. So ating braking system dito sa harap, front brakes, is a wavy disc hydraulic braking system. Do wala siyang ABS, no? Meron tayong fender sa harap na nakakapagbigay lalo ng adventure look. At ang pinakamaganda din feature ng bike na to na binigay sa inyo ng Honda is the upside down fork na front suspension. Bakit ko masasabing magandang feature? It's because most of na mga binibigyan at kinakabitan ng mga upside down forks are usually mga adventure bikes na mga matataas ang displacement, like mga 750 and up, and mga matataas na litter bike, kasi they need more structural power dun sa suspension. Ito isa sa mga magandang binigay niya sa inyo na nagpagwapo at nagpaganda rin dito sa bike na to. So kung dadaan nyo to sa mga bundok-bundok at lubak-lubak, rest assured kayo, maganda yung structurally made yung kanyang mga front suspension. Kaya nga rin natin tinatawag na adventure bike, kasi nga ang suspension dapat natin dyan swabing-swabe, di ba? At isa sa nagpa-adventure feels dito, itong undercowl nila. Yung protection nito ginagamit, nilalagay nito to protect the engine. So nagmukha talaga siya lalong adventure feels kasi meron tayo nito. So ngayon kung mag river crossing ka o kaya mapunta ka sa mga talagang bulubundukan at mga off-road na off-road, protektado na yun iyong makina. At siya nakakapagpapogi din siya actually. So ating rear tire naman, ang sukat niya is 130 by 70 by 17. So parehas talaga yung size sa harap at saka sa likod, mas malapad lang dito sa ating likod. Road Winner din, and wavy disc brake naman siya sa hydraulic disc. At ang kanyang rear suspension naman is ProLink. Anong masasabi ko sa suspension nito? Talaga naman din pang adventure bike. Wala ka mafe-feel. Perfect na perfect ito sa ating road conditions kasi minsan kahit gaano ka patag ang ating mga dinadaanan, minsan hindi natin maiwasan ang mga sira-sirang daang nadadaanan natin. Na perfect talaga ito kasi hindi mo siya masyado ramdam. Yung suspension niya, na iangat ko na siya sa pataas, pababa, medyo malubak na daan, perfect yung feels niya. Talagang adventure bike ang mafe-feel mo din dito sa motor na to.
Isa pang nakapagbigay na adventure feels dito is itong mudguards nila na talaga naman eh, pag wala to, eh kawawa naman yung nasa likod mo. Kasi nga, sa sobrang taas din niya, ito rin yung nagpipigil din ng mga talsik na putik pag umuulan, nilagay din nila. So, overall ng kanyang itsura talaga, itsurong adventure bike. Hindi siya dirt bike. Dirt bike kasi medyo mas manipis, mas maliit. Adventure, parang mini adventure bike siya na talaga naman sa akin, eh, perfect sa ating mga road conditions. So, ito naman, ang final drive natin is chain. So, kailangan natin minimaintain ang ating mga kadena. So, ito naman din is a 6-speed siya. Meron tayong mga pillion pegs para sa ating mga angkas. Ayan. At ito lang, hindi pa siya automatic. Diba, usually automatic yung side stand natin, may sensor sa ibang motor na kapag side stand mo, namamatay yung makina. With this one, wala. Yun lang ang wala niya. So talagang manually papatayin mo siya sa susian. So isa sa mga maganda dito, eh talagang pangmalayuan, pangmalakasan ng ating CB150X kasi it has 12 liters fuel capacity and it has a weight of 140 kilogram. Magaang siya, sa itsura niya mukha siyang mabigat pero actually magaang siyang i-ride. And meron din siyang seat height na 817. So medyo mataas lang talaga siya pero dahil nga magaang, kaya natin i-one leg down. Konting practice lang at tuturuan ko kayo ng moto tips tungkol dyan. So ito ang kanyang fuel tank. Meron siyang 12 liters fuel capacity at nagbibigay siya ng 38 kilometers per liter. So sobrang tipid. Bonggang-bongga sa inyong mga adventure rides, di ba? So with the CB150X, binibigyan kanya ng around 16 horsepower and yung maximum torque niya nasa 13.8 Nm. So masasabi ko lang dito sa throttle niya, sa torque niya, hindi naman siya ganun ka nakakatakot. Swabe lang siya. Sakto lang siya. Ang braking power niya dito, yung binibigay niyang feels is that sakto lang din yung power ng brakes para doon sa bigat. Since magaang naman din yung bike, kaya na yung front and rear niya do kahit walang ABS. Dito sa ating panel, so ayan sa ating full LCD display niya na digital, nandiyan yung gear indicator mo, yung speedometer, yung mga total, odo mo, yung time, fuel gauge. So, simple lang. Kung ano lang yung mga kailangan mo, yan lang din yung nandito. Pwera pa yan, simple lang din ang ating mga nasa handlebar. You have your low and bright, your horn. Oh, kulang pa, pwede nang palitan ng mas malakas. Then your signal lights with the passing dito sa likod. Yan. And your starter. Yan. So ang ating clutch dito kasi hindi pa siya assistant slipper clutch or whatever feature is it. Pero malambot ang kanyang clutch. Hindi ka masasaktan sa iyong mga pagra-ride kahit long ride pa yan. So ito rin ang kanilang susi, meron silang tinatawag na HISS, the Honda Ignition Security System, to which added feature siya para hindi lang basta-basta nila malalagyan ng susi ang iyong ang motor. So ito yan. Tapos pambukas mo yan ng cover para may suksok mo na ngayon ang susi. Yon. So dito naman binibigay ni CB150X is yung medyo mataas-taas nating windscreen na bumagay naman din sa look niya kasi nakakadagdag ito ng adventure feels at nakakatulong din to kasi protection din yan pag medyo tumatakbo ka na mabilis sa wind drag. And ito yung kanyang signature, the duck peak, na makikita mo rin sa mga CB500X. Ito. And ang kanyang headlight naman are all LED, pati mga turn signals. Kailangan lang nakabukas ang iyong makina para makita niyo yung headlight. Pati rin ang kanyang mga tail light at saka signal light sa likod ay all LED na rin. So ang seat height nito, mataas-taas siya. Kaya usually mga adventure bikes talaga mataas kasi nagbibigay siya ng ground clearance sa inyo sa baba. Pero ito, since medyo magaang naman yung buong bike, kayang-kaya. Though hindi ko siya abot, guys. One leg down talaga ako dito. Ayan. Ayan, hindi ko siya abot. Ayan. So maraming paraan. Mag-boots ka na mataas. I-shave nyo yung seat or mag-aftermarket lowering kit kayo. So, let's give you a sound check.
part ng CD. So ayan guys, another moto feature from Inday Rider. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and click that notification bell icon. So laging paalala ni Inday Rider, think safe at ride safe!